So yun na nga, no? What's up sa inyo mga ka-solid farmers natin dyan? At maraming salamat po ulit sa pagsubaybay ng ating video. At maraming salamat po dahil naka 1,000 subscribers tayo! Yes, thank you. Pasok na tayo sa tinatawag na YouTube partners. So maraming salamat po sa inyo mga ka-solid farmers natin. Sa vlog na ito, dadalhin ko naman kayo dito sa tinatawag natin na umani siya ng maganda at karamihan ng ginamit niya is abundant harvest. Nagbawas din siya ng abono dahil sa panahon natin ngayon, napakamahal po ng abono. Di ba? Kaya mapapansin po natin sa timbang ng kanyang palay ay talaga naman pong maganda at mabigat. Ayan. So, hindi po ito wet. Ayan. Ito po ay dry. Okay, clean and dry na po siya. At the same time po, si tatay ay nakapasok sa ating tinatawag na agenda ng company. Ayan, na pwedeng i-deposit sa company ang kanyang produkto na bibilihin naman ng company na mas mataas ang presyo kaysa sa market. So, wow. Ginagawa po yan ng company dito po sa area ng Pangasinan. So, sa buong Pangasinan po, sa mga ka-solid farmers natin dyan, oras na nakagamit ka ng abundant harvest, ay pwede mong i-deposit sa company ang product mo na palay at bibilihin ni company ng mas mataas ang presyo. So yun, alamin nyo na lang po kung ano po yung mga detalye o requirements para po makapasok po sa agenda na yun. So nakakatawa po itong si tatay dahil ang kanyang tanim ay kumisig, di ba? Katulad natin na makisig, ayan, ay talaga namang maganda ang kinalabasan ng kanyang testimony sa abundant harvest. O yun, so subaybayan po natin yan. At the same time, meron po tayong tinatawag na bagong labas na galon. Ayan, kung meron tayong 4 liters, ayan, meron naman din tayong 500 ml. Wow. So yung 500 ml natin, ayan naman ay para sa mga gustong sumubok. Ayan, gustong subukan ng kakisigan. Ayan ang tawag doon. So, sa mga gustong sumubok, at the same time po, sa mga plantito. Ayan, plantitas natin yan. Pwede po ang abundant harvest. Pwede nyo pong gamitin para po makatipid kayo. Diba? So, pwede po siya sa mga lahat ng halaman. Ayan, at magagamit nyo yung 500 ml na to, at matagal nyo na rin siyang magagamit dahil ilan lang naman po ang kanyang mixing. So, sa isang litro po na tubig ng pang-sprayer po ninyo sa mga plantita natin dyan. Ayan. Dalawang tablespoon lang naman po. Okay. So, dalawa or tatlong tablespoon ang pwede nyo ilagay sa isang litro. Na yun po yung mga gamit nyo para may spray po sa inyong magagandang mga halaman. Katulad po ng ginawa ni Tito. Ayan. So, ito po. Ayan. So, pwede nyo pong bisitahin ang page niya. Pwede nyo pong i-like at i-share. At makakakuha po kayo ng idea sa kanyang tanim. So, dito na tayo sa video. At itong farmer natin na to ay talaga namang makisig. At pakinggan po natin kung ano ang matututunan natin na talaga namang pwede natin gamitin sa ating pagtatanim. Okay? So, abangan natin yan at tara na ipapasukin na natin si JMJ Agri TV from Umingan, Pangasinan. JMJ Agri TV, pasukin nyo na yan. Sige na, now na. Let's go! So yun, magandang hapon po sa ating lahat. So JMJ Agri TV at your service. At nakakatuwa ngayong araw na to na andito po tayo sa Umingan, Pangasinan para po interviewin yung ating farmer na kagamit po ng abundant harvest. So at may idea din po siya na ibibigay sa atin na ano nga ba yung diskarte niya kung bakit gumanda ng ganito yung kanyang palay. Ito. So andito po si sir. Pangalan po nila sir? Ako naman po si Francisco Domingo, tiyo San Pablo, Mingan, Pangasinan. Mm-hmm. Opo, sir, ano po yung napansin nyo po nung gumamit po kayo ng abundant harvest? Sa mula sa una hanggang sa kwarta. Yes sir, opo. Mula sa una. Nung ilang beses po, parang ganito, ilang beses
nyo po nagamitan ng abundant harvest yung tanim po ninyo? Eh, bali, walang beses yata na inabunuhan. Opo, walang beses na isprehan. Opo, pero bago po yun, matanong ko lang po, ano po ba yung karamihan na problema po nyo dito sa Umingan, Pangasinan, pagdating sa palay? Eh, ang problema po dito ay yung kwan. Bukod sa pera po. Bukod sa pera. yung mga insecticide, ay insekto. Mga insekto. Na katulad ng black bug. Ah, black bug. Pag, tsaka yung, ano tawag mo? Yung birding muso. Birding muso. Pag in-spray ano ng abundant, ayun, parang nawawala, hindi sila Nawawala sila, oo. Oh, nawawala sila, hindi sila namiminsala ng palay. Oo, so yun yung karamihan po na problema nyo dito. Opo. Sa ano. Apo, na ngayon, nung gumamit po kayo ng abundant nung harvest. Gumamit kami ng ganon, abundant harvest, hindi na po kami, hindi na namin problema yung mga black bug, insecto yung mga, kahit na yung kuan, mga, ano ba ang tawag nun? Nawawala ng mga insekto, hindi na kami gumagamit ng insecticide na Mga ano, na mga chemical. Mga chemical. Ganun, oo. So, ganito po sir, di ba walong beses nyo po ginamit si ano Abundant Harvest? Ano po yung ilang days po nung ano nung una nyong paggamit kay Abundant Harvest? Ilang days yung palay po? 10 days po ang kan. 10 days po. Oh. So, sa 10 days, yun naman po yung tinatawag na ano, basal. Opo, opo. So, sa pangalawa sir, ano po yung pangalawang pinagamitan nyo? After 10 days po. Ay, after 10 days ulit. Opo. Oo. Nag-spray po ulit kayo ng Abundant Harvest. Yung pangatlo, sir? Ganon din po. Ah, after 10 days ulit? Oo. Oo. Hanggang sa maging 8. Ano pong, ilang days na po yung palay nung ano po, yung pang 8 nyo po? Magkukan na. Yung 45, 60. Ngayon mag-flowering na eh. Ah, flowering na. Parang nagbubuntis na, gano'n, sir? Naglalabasan na. Naglalabasan na, oh, naglalabasan. Parang yun na yung last nyo na paglagay, sir. Oo. So, ano yung pinagkaiba, sir, ng ano, nung ginamit nyo dati, nung gumagamit po kayo ng abono, sa ginagamit nyo ngayon na Abundant Harvest? Parang nakakasiguro, ah, dahil yung abundant, nawawala yung mga insekto. Nawawala yung mga insekto. Yung abono kasi, pag inabunuhan mo ganun yung mga kwan, wala na, hanggang doon lang. Steady lang yung mga insekto. Steady lang mga insekto. Oo. Pero dito sa ano, sa abundant harvest, mawawala sila. Mawawala. At the same time po, sir, yung gumamit ba kayo ng Abundant Harvest, nagbawas po kayo ng abono? Oo. Opo, ilan po yung nabawas sa inyo na abono, sir? Ay, malaki. Bali, yung, bali, ang limang ginagamit ko dati, dalawa na lang. Ah, ibig sabihin, gumagamit kayo dati ng abono, 5, nung gumamit po kayo ng Abundant Harvest? Dalawa na lang. Dalawa na lang, opo. Wow. Dahil po sa pagpataas ng abono ngayon, grabe yung mahal po, di ba? Opo. Oo, kaya talagang ano, pero nung inaanin nyo, ito po, nagamitan po ito, no? 480. Opo, nagamitan po ito. Opo. So, actually, ito pong 480, nakikita nyo sa likod ni tatay, ito po yung bibilihin po ni company, i-deposit kay company, na pwedeng bilhin po ni company ng mas mataas ng presyo kaysa sa market. So, kasama po si tatay dun sa agenda natin. At ito, kukunin na itong lahat. So, mga ilan to, sir? Mga 100... 180 po. 180 ka ba? Opo, kukunin po ni tatay. So, ano siya? Clean and dry na po siya. Opo, na nagamitan po siya ng Abundant Harvest. Opo, so, itong ano na to, itong palay na to, nakikita natin dito na grabe yung magiging ano niya. Yung mga butil niya, sir, no? Napansin niyo rin, ba mabigat po ba yung butil lumaki, niya? Lumaki yung mga butil. Ah, lumaki yung mga butil niya. Oo. So, yun po yung napansin ni sir sa Abundant Harvest po. Na ngayon, tuloy-tuloy niya na pong ginagamit. At sila po dito sa Umingan, sa mga gusto pong makasubok or makatesting po ng produkto ng Abundant Harvest na taga Umingan, pwede po kayo kaila sir bumili kasi po sila po ang distributor dito sa buong Umingan po, Umingan, Pangasinan. Apo, kasama natin si Sir Jaime na sila, siya rin po yung isa sa mga katulong ni sir dito po sa Umingan. Oo. So, yun po yung ano natin, yung testimony ni tatay na malaki pong naitulong sa kanya nitong si Abundant Harvest. So, sa mga taga-Umingan, Pangasinan po dyan, pwede po kayong lumapit sa kanila, kay tatay, para explain. At the same time, pwede rin po kayo sa kanila umorder.
Apo, so available na po sa kanilang store, yung Abundant Harvest. So yun, maraming salamat po tayo, maraming salamat tayo sa time po ninyo at kay Sir Jaime na sinamahan ako dito sa ating distributor dito sa Mingan, Pangasinan. So yun, maraming salamat po, ingat po kayo. So please like, comment, and subscribe to our YouTube channel at makuha po tayo ng idea sa ibang mga farmers na gumagamit din ng Abundant Harvest at idea sa mga nagsisimula po magtanim ng palay. So yun po, ingat po kayo and God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat.